redeemable in-game code. Tandaan, keep an eye out for the poll. Ngayon, kung titignan natin ulit ang lineup ng ating mga teams, may mga players na, ito talaga yung nakadikit na pangalan sa kanila nung gumagawa pa lang sila ng story sa MPL. At ang ganda ng tapatan, HP-based versus a team na napakabilis in terms of mobility. At take note, dalawang petrify spells para sa Echo dito sa ating laban. Wow, nagtutunog na, ang tambol. Naririnig nyo na rin ng mga fans. Sana nandito kayo sa Shooting Gallery Studios. Magsisimula na ang Game 1 between Echo and Brennan. So far, medyo standard naman ang ating simula dito. 1-2-2 ang ating nakikita. Sumadagong-dong ang sounds at talagang nakikita naman natin both of these teams. Nakikipag-duel sila sa isa't isa. Si Flap ka, muntikan na doon, Omi. Muntikan na nga si Flap doon at kailangan na nga niya mag-recall. Na-burn din ang kanyang flicker. And ito na yung sinasabi mo, Chantel. Ang kapangyarihan ng double petrify na meron ng Echo. Isa pa nga lang ang nagamit doon. Take note na namagit mo yung double petrify. Ang naka-purify lang dito para sa Sen ng Bren is you. So very crucial ang magiging positioning ng Bren para dito sa ating laro. At ang ganda na ginagawang laning ni Sanford against Flap TZ kasi yung the mere idea na nung pauwi mo ang explainer, ibig sabihin, ikaw talaga nagiging effective in terms of the early positioning. And this is very odd considering na isa sa mga great 1v1 heroes si Diroth. No? Yung alam talaga nating lamang sa almost all situations possible. Pero iba pa rin talaga pag natamaan ka ng lahat ng skills na isang Benedetta with a Petrify. And now in the mid lane, mukhang naghahanap si Carl TZ. Mm-hmm. And Yawi coming in with a stun knock-up. Isama mo na lahat. Carl TZ draws first blood. With a first blood dito kay Carl TZ, makaka-snowball na nga ba agad ang Echo, Chantel? Grabe ang ginagawa ng possible snowball for Echo kasi solid ang kanilang ginagawa rotation. Speak of rotation, even on the bottom lane, na talagang every time there's a possibility for them to poke, ginagawa na nila agad. And take note of the crowd control. Pag pinagdikit mo yung Fredrin, Akai, and even Kadita, pag nagsabay-sabay ang kanilang crowd control, ang hirap tumakas. Carl TZ, sinusundot-sundot unti-unti ni Sanford and Yawi, ginamit ang kanyang Hurricane Dance, ladies and gentlemen, para kahit papano ay makatakas. And that is actually a heavy spin na. Hindi na Hurricane Dance, matagal na yon. Matagal na pala yon, naging heavy spin na. And Echo will be securing yung pinakauna nating pagong ng laban na to. And so far, we have seen a lot of early gameplays mula sa Echo. In fact, yung games na pinakita nila kahapon ay grabe talaga ang bilis ng Echo Express. Speaking of mabilis, maganda din ang mabilis na pag-react ni Yawi kanina na nakita niya mga players ng Bren na papalapit doon sa objective. Kaya na-secure nila. Again, for Echo right now, ang kanilang trajectory is leaning towards pagsisecure muna ng mga malalaking objectives. As for Bren naman, bottom lane. Uy, naka-flick out. And Flap TZ, makakatakas bata. One more hit. Hindi na feel damage dito. And Flap, shaken and bacon. Si Kyle TZ dito, inaalalayan yung kanyang teammate and the TZ brother. Susubukan niya sana sundutin si Flap kaso hindi enough yung range. Grabe, paano na boy si Flap to? At dito naman sa taas si Supermarco at si Ogwen, medyo makunat to si ate mo Edith. Sabi natin, pag Echo at Bren yung naglaban, ma-action. Pero ngayon, ayaw nila magpaawat. Oo, ito na yung tipo na kahit pinipigilan mo na, naaabot pa rin yung isa't isa. Non-stop action talaga para sa ating dalawang teams. And even for Bren, maganda yung ginagawa nila dito. Actually, we have to commend Flap TZ kasi yung rotation kanina na Echo ay kanyang napigilan. But so far, things are looking good. Top lane, nagkapalitan lang. Ganon kainit. At ganda pala yung feeling ng tambol ng malapitan. One for one trade, parehong gold laner na takedown nila yung isa't isa. Nakikita naman natin kung gaano ka-competitive etong dalawang team na to. Kahit yung mga gold laner nila, laban talaga. Pero meron na namang engagement na magkaganap. Carl TZ with energy eruption. Ogwen dito, nahuli nila. The knock-up is there. And one other kill para sa side ng Echo. Echo Express online na agad. 1.6k gold lead para dito sa Echo. Sisimulan na nga rin nila ang pangalawang turtle ng laro na to at mukhang medyo nagugulat ang Bren Esports. Hindi nila makokontesto. Two turtles sa kamay na agad ng Echo. Sobrang perfect ng triangle formation ngayon ng Echo. Again, binanggit natin kay crowd control from Carl TZ Zero
Sanji Zero, and even Yaoi Zero. Pagka hindi tumama yung heavy spin, meron ka pang petrify plus the knock-up from Kalita. So sure talaga na magkakaroon ng kill. And for that, nagiging mas madali para sa Echo ang kanilang rotation. And even for Brain, hindi na sila makapigla. Super Marco, kailangan niya mag-clear na minion wave kahit wala siya. Sanji, Yaoi, Fiu, nandito, nasan sila. And that's going to be the counter initiation. And Sanji still secures the kill dito kay Super Marco. Kakarampot na lang, onti na lang, makakauwi na siya. Kaso pinigilan niya yung recall niya. The rough waves is real mula dito kay Sanji. 2-0-2, 5 minutes pa lang, 90% kill participation, men. Ito na nga ata, sa loob, another one para sa side ng Echo, and it seems like hindi talaga papapigil ang Echo Express kasi meron na namang isa pa. And look at that dodge coming in para dito kay Curl TZ, the TZ brothers. Sila ang naglalaban ngayon, and another flicker pero Sanji merong intercept. Ooh. Na gagawin. Curl TZ goes down, and look at this. Sanford, hindi pa siya tapos. Tapos na pala. Huminga lang ng kote. Huminga lang ng kote. Munti ka na yun. Walang susundot po ulit. Baraga na Echo. Ang ginagawa nila dito is the same story. Kahapon gamit ni Yaoi is Atlas. Paulit-ulit lang Fatal Links. Ngayon na meron siyang heavy spin. Every time it is available, ginagamit niya agad. Kaya hindi makahinga ngayon ang Bren Esports. So the House of Highlights doing a highlight after another highlight. As to why Bren parang medyo nahihirapan sila kung saang lane talaga sila poposisyon. Iba din kasi talaga yung nadadala ni Sanji dito. This is the pressure na sinasabi doon sa Keys to Victory natin. Na nakikita natin yung Echo, napipilit nila yung Bren Esports na gumawa ng mistake dahil sa pressure na dinadala nila, Chantel. Oo, oh, ang ganda lang ginagawa nila dito ng pressure against Bren. And we have to take note na every time si Ogwen ay gustong sumilip doon sa mapa, parang binibigyan niya ng information. Binibigyan niya yung information na wait, nandito ako, hindi ka pwede pumasok anytime. And again, the combo here of the knock-up. Speaking of, kamunti ka na naman. Yung mga ganong moments, parang ikaw mismo, alis muna ako. Ako yung medyo napapatayo ako pag may kadeta na lumalangoy sa harapan ko eh. And just like that, third turtle, all turtles of the game, ay mapupunta sa kamay ng mga orca. Dito natin makikita na talagang kontrolado na nila ang early game in this game. Number one, another heavy spin on Kyle Tizzy. Hindi pwedeng walang bawi ang mga orcas. Inipit at binabad doon sa karagatan ng isang kadita. Bren Esports, they need to find a good trade. Yung trade na sila naman yung panalo. Yes. Oh, pero hindi ito. Yung mga ganitong sitwasyon, hindi ito yon. Kailangan nila mahuli dito si Sanford. Sanford, will he get away? Yes, no, he won't. But Bren Esports, natanggalan na naman sila doon ng isang main hero for damage. Tumi-3v1 pa si Idol doon eh. Napakaganda na ng eye for an eye niya. Pero again, dalawa kasi ang tatlo actually na de-deliver na crowd control ng isang Edith Chantel. After ng 1 and 2, meron pa palang konting tulak. Meron pa nga konting tulak kaya sumakto din ng turret damage doon kay Sanford kanina. But looking at Sanford, imagine 5.1k gold para sa kanyang hero. Kapantay lang din. Mas mataas pa nga actually sa gold lane sa lahat ng mga pwede. Pero nga lang, Benny Cutie will get another kill doon sa bottom lane. Going back to our thought, all lanes are activated here, or all players are activated here para sa mga Orca, and Bren Esports Limited ang kanilang area kung paano magre-retaliate. And Carl TZ, naikutan sila dito ni Carl at ni Sanji. Si Yaoi dito, dinala si Flap papunta sa kampo ng Echo. Carl TZ and the others, nandito sila. Pero grabe, yung pagiging makunat dito ni Flap TZ ha. Kaya niyang unti-untiin dito si Carl TZ. Yung buhay nila ay bumababa na bumababa. And Carl, with an up, nandun yung Appraiser's Wrath. Pero it won't be enough damage. Tignan mo, ang ganda na ng counter-initiation na nagawa dito na side ng Bren Esports. Pero they don't have the damage para i-take down yung mga members ng side ng sa Echo. Early. Wala silang damage kasi if we look at the difference na rin in terms of a level. So, kung tinignan nyo, Carl TZ is level 12, Kyle TZ is at level 10. So, that alone explains as to why talagang nga nag-advance ka na Echo. Uy, yung bilis! Napakagandang rough waves mula kay Sanji. Hindi ata matutuloy yung team fight na yon. Pero gusto ko rin lang banggitin na maraming early Athena's shields ang meron ng Bren Esports. I think Ogwen at pati na rin si Flap TZ ay may Athena's shield na agad. So ibig sabihin nito ay kaya na nilang ma-survive ang burst na nagagaling sa rough waves. At mukhang sisimulan na nga ng Echo ang pinakaunang lord ng laro na to. Uncontested once again. 3 turtles and a lord para sa mga orcas. Sobrang ganda na nabanggit mo dito, uncontested. Dahil again, Yaoi, napakalalim ng kanyang information ay binibigay against Bren Esports. If ever man na mag-contest ang Bren during that time, magkakaroon ng possibility for the Yaoi and Sanji combo na ma-pull off against Bren. Now, Bren,
medyo nandoon sila sa moments where inaantay nila na magkaroon ng item si Super Marco. But looking at Super Marco's item, medyo kulang pa. Pwede din siyang mag-build ng defensive item just to be able to sustain that damage coming in from the players of Echo. Mm-hmm. Kung titignan mo nga dito, malalaman mo kung gaano kalamang dito yung side ng Echo. Kung titignan mo nga yung gamit dito ni Sanford eh. Kumbaga wala nang extra protection yan eh. Dominance Ice, Hunter Strike, Bloodlust Axe. Kasi alam niya na kaya niya din mag-deal ng damage. Kaya niya din mag-go doon sa mga pick-off kills na pwede niyang gawin doon sa backline. At grabe din kasi ang timing dito ni Sanford with an eye for an eye. Ito yung tipo na inaantay talaga niya yung burst damage o kaya yung crowd control mismo para makatakas at makadash or even reset with the Electo final blow. And now Bren Esports, they are behind by 6.9k. Kailangan nila makadepensa at kailangan nilang tunawin agad yung Lord. At mukhang medyo nagsiscale up na dito si Super Marco. We just have to wait quite a few minutes bago natin makita ang Nathan na online. Oh, kailangan ngayon nga, Bren, yung instant setup na hinaantay nila. Speaking of that, it's gonna be a shutdown. Sagical stun, pero sila Kyle, sila Ogwen, naipit dito kay Yawi. And Yawi will get away. Si Sanford dito, unti-unting tumatakbo. Pero makikita mo yung mga damage ni Flap Tizzy nila Super Marco. Nakakapoke na sila. And Benny Cutie still waiting for an opportunity. Nahuli siya. The stun. Hindi nakapag-brilliance. And that is Bren winning that late game. Well, not actually, not a late game fight. Mid-game fight lang. Yeah, crucial pick-off mula dito kay Ogwen Chantel. Hindi ko alam pa paano niya nalaman na may tao doon. Ang lupit. Most likely, ginawa dito kay Ogwen is a face check. And at the same time, wala silang information kung nasaan si Benny Cutie. Kung pinanood nila ang bots from yesterday, si Benny Cutie may tendency talaga na nagtatago sa bush pagdating sa mga team fights kung saan malapit ang kanyang mga kampe. Yeah. Ngayon, Bren, ang nagiging edge nila is the synchronization of skills with Ogwen. And at the same time, yung pwedeng parang taunt or panggalaw dito from Super Marco. But so far, things are looking good still for Echo. Kailangan lang nilang ingatan yung pagpatong-patong for Bren Esports. Siguro kailangan na lang nila antayin ng konti pa yung mga ganong klaseng chance. Dahil from a 7K, almost a 7K gold lead, bumaba tayo ng 5,000 at 20 segundo na lang ay lalabas na ang unang Luminous Lord ng laro na to. There is this looming presence sa late game potential na meron yung side ng Bren Esports dito. Echo, alam nila that they're on a running clock. Kailangan nilang tapusin na itong larong ito. And this next Lord is going to be one of the factors na magdidictate kung paano tatakbo itong larong to, kung tatagal pa ba or matatapos na. And hindi ko nga alam kung sino yung mas okay na magsimula dito. Do they make sure na sila ang makakakontrol at mukhang yun nga magiging call nila? In fact, medyo malayo dito si Benny Cutie. Half HP na agad para sa Luminous Lord. And Bren Esports, once again, concedes a major objective for Echo. And that's two Lords already secured para sa Echo and a short turret exchange lamang sa baba. Technically, for Bren, they are self-aware na mas maganda na sila ang on the defense kasi yung range ng kanilang Farsa and even yung scaling ng item dito or even damage from Super Marco. Again, pa nagkadikit-dikit ng Echo dito, there's a possibility for Bren for that counter initiation. For Echo, they have the Lord dito sa may bottom lane. Maganda na laging nagkakaroon ng minion management. But this time around, kailangan nila magandang initiation coming in from Yawi and kailangan nila i-single out either Flap Tizzy or Super Marco. Kailangan dito ng side ng Echo makahuli agad ng isang Farsa. Oh! At kailangan nila ng mga counter, mga engagements na nakakagulat sa lahat. Katulad nung ginawa na yun ni Yawi. And the Lord will march on dito sa may tore ng side ng Bren Esports. Unti-unti silang tutumbahan and Benny Cutie with the Ruby Diddy combination. Look at this! Ang pagmarsya! Si Kyle nandun sa may kitna, tumidepensa. Kakayanin ba ng side ng Echo? Wala silang physical damage masyado. Sakit! And Ogwen will get away with the flicker. Look at the damage! Oy! The burn! Oy! Sanji goes down! Kyle Tizzy! Ito yung explosiveness na hinahanap natin. Sisa Pakito, pero sabi ni Carl, hindi pa to tapos. Okay. Energy eruption, gagamitin siya ng mga stun. Oh no, the darkness! And Benny Cutie with the darkening. Super Marco! Obi, tama ka with the darkening, pero si Super Marco, hindi din siya tapos. Kyle Tizzy coming in with a right jab, left jab, wow. And Predator Strike galing sa taas. Kyle Tizzy, will he go down? Yes, he will! Ultra extended team fight to the
defend the base, and Bren Esports still lives to tell the tale. Isa lamang ang bumagsak na inhibitor turret at buhay pa yung dalawa. Yung tipo nakakabalit. Sanford! Sanford! Pero si Sanford nahuli nga dito. Kalahati na lang ang Alecto. Final blow palayo. And tuloy pa rin ang laban na to. Kitang-kita natin ngayon, Bren Esports gustong depensahan ang kanilang base at nandun na ang damage ng kanilang mga players. Now, yung kanilang map awareness at the time, yun yung naging dahilan kung bakit nakaangat sila against Echo. Echo naman, kailangan nilang ingatan yung overextended na mga teamfights. During that time, akala nila matatapos na yung laban, pero nandun na rin yung damage ng Bren. Napabili pa nga, by the way, ng Athena Shield, both Supermarket and Kyle TZ at the time. Ganun nakasakit si Benny Cutie and si Sanji. At kung titignan natin ang ating gold lead, 15 minutes right now, 2.6 na lang, na close na ng Bren Esports ang gap. So ang sunod na teamfight natin for the next Lord, and presumably an Evolve Lord as well, ay talagang magiging malapit. It's all up to the execution of Echo and Bren. One team fight lang ang kailangan panalunin ng Echo to end this match. Pero for Bren Esports, you could almost say the same. Medyo mahaba na ang ating TikTok timers na nga tayo eh. Oh, ang ganda na binggit mo dito na isang team fight na lang din ang inaantay. Actually, applicable siya for both of our teams. Pero mas maganda talaga na Echo, Bren ang de-depensa. Kasi as much as possible, gusto nang lumapit doon sa area nila mga players ng Echo. And at the same time for Echo naman, hindi pwedeng magkaroon ng maling initiation kasi yun na yung point of entry para sa side ng Bren. Now we have the Lord na sinisimulan ng Echo. There's a conceal play. Mm-hmm. At uunahin na ng Bren dito. Natakbuhin sila Carl Tizzy. Susubukan nilang paalisin doon sa may pit. But the Lord will be reset. Walang mag-go, pero ito na ang simula omi ng Lord Dance. Oh, ito na nga ang cha-cha ng kamatayan para sa Bren at Echo. Sino nga ba ang makakakuha ng Lord? Sino ang magpapakita ng unang butas na pwedeng ma-exploit ng isa't isa? Conceal play mula dito sa Echo. Naghahanap sila na mapapatay. Lumalangoy na mga orcas at nahanap ni Yawi si Flap at si Ogwen. Sino ang makakakuha ng Lord? Ando si Kyle Tizzy sa may likod. Is there enough time si para kay Kyle? Nagawin to. Mabubunta itong Kyle Tizzy. Pero all hell breaks loose. Sanford dito tumatakbo. Pero supermarket range niya. One more hit. Makakatakas. Si Benny Cutie dito. Hinahabol ni Flap Tizzy. Grabe yung damage shot pa ng Bren Esports dito. Supermarket lumalapit sila. Kyle Tizzy will go down. Benny with the brilliant! Sanford! Oh my goodness! Makakauwi pa in time! The Bren Esports! Oh, win dito! Sanford with the Benny Cutie play! Hindi talaga Echo game kung walang Echo backdoor! Echo secures game number one with an insane play from the Benedetta Sanford. Wow! Akala natin yun na yun eh! Binagit natin na nagkakaroon na ng identity ang ating mga teams. Parte na yata ng identity ng Echo ang backdoorable plays. All along, akala ng Bren, it's showtime for them. Pero nandoon, map awareness para sa Echo, nandun eh. Tama yung sinabi ni Chantel dito, it's never just Benny Cutie doing those plays. Echo, the Echo Express, kapag alam nila na walang bantay, dediretso sila doon. And ang iniisip ko na nga, all this time, Omi Chantel, wala namang sigurong backdoor play na magaganap, no? Kasi wala namang marksman yung side ng Echo. Ay, mali. Meron pala. Si Sanford pala, no? Sanford. I think the sad part about this for Bren Esports is Super Marco had a clear advantage of almost killing the Benedetta. 50 HP bago siya pumunta doon sa bot lane at nagkaroon lang siguro ng mga 1 inch, 1 centimeter na hindi tumama and could have killed the Benedetta dahil doon sa nakatakas na isa ay nakatakas na rin ang pagkapanalo ng game 1. Oh, sobrang grabe ang map awareness dito ng side ng Echo. Talagang very commendable. And at the same time, kung ikaw ang Bren Esports at Calabar, actually any team sa MPL, if you're up against Echo, kailangan ang dami mong mga CCTV to take into consideration na meron bang sasalisi. It's more of them na sumasalisi talaga every time and weighing lang talaga every time. Dumarating na ako sa point na parang iniisip ko, siguro ang sarap ka team fight ng side ng Echo. Kasi parang lagi kang nalalagay doon sa posisyon na yon, tapos gustong-gusto mo. Kailangan mo ng third eye pag gusto mong labanan ng Echo. Kaya tingnan natin kung ano nga ba nangyari ng game 1. Chantel, ikaw na muna.
isang napakagandang laban na ating natanghihan. Na, again, nagkakaroon na ng connotation na pag Echo ang naglalaro, lagi merong backdoorable plays. Again, yung mga moments na gano'n, ibig sabihin, self-aware sila doon sa physical attack ng kanilang mga heroes. At the same time, kung gaano kalay, it's more of them calculating kung ano nga ba ang pros and cons ng kanilang positioning pagdating sa mga Lord King fights. Nung laban na yon, it was Echo na nagkaroon ng bait play. Regardless kung ano mangyari, pwede pa rin nilang depensahan ang laban na at the same time, meron pa rin silang pwedeng gawin doon na sa may bandang gilid. Looking at the team statistics, particularly the heroes muna,